first time niya dito, our trending girl. Wow! So welcome back. First time mo dito sa ating kapamilya chat. And of course, yung mga fans, kanina nag-chat, nagsimula na sila mag-send ng questions, messages. But let's start with your Ipaglaban Mo episode. Na first time mo din. Yes, actually, first time pong mag-guest sa Ipaglaban Mo. It's gonna show tomorrow. Sabado, pagkatapos ng It's Showtime. And sobrang excited ako para sa episode na to kasi it's my first time. I don't remember kung may ginanap na ako na ganitong role in the past, pero itong role na to, tumatak talaga sa akin. It's my first time to play a tomboy. Yes, so, okay, you know, may mga questions ka na para first time mo daw. Yeah, first time kong, I think one of the first few times, hindi ko maalala kung meron na akong ginagawa ng dati. Pero, definitely, itong ibang klase ng role na to. Kasi nga, isa siyang tomboy na janitress, and palaban siya. Kaya gusto ko, kasi, alam ko eh kung anong pinaglalaban ng LGBT community, and I know kung saan nanggagaling si Beth. Yun yung role ko dito, si Beth. Isa siyang tomboy na janitress at naging malapit siya sa isang school teacher, si Marie, played by one of my closest friends in show business, si Alessandra De Rossi. Ooh. And yun, naging malapit siya dito. At may partner ako, live-in partner, si Anna Capri, si Stella, at meron ding asawa si Marie, si Robert, na ginagampanan naman ni BJ Palangka, Bernard Palangka. At yun, kaya suspecha yung title kasi nga dahil naging malapit si Beth at si Marie, etong si Robert ay nagsuspecha kung meron bang something si Beth. Pero suspecha lang pala. Suspecha lang. Kaya abangan nila kung ano yung mangyayari. Grabe talaga. Ito, we have to ask lang. Kasi diba before, sa MMK mo naman, nag-trending, yung nurse rapper ka doon. Yes, diba? Actually, feeling ko talagang meant para sa akin yung role na yun. Diba? Kasi rapper siya, ng nurse. Si Fatima, napaka-husay na nursing student siya. At at the same time, nagre-rap artist siya on the side. At talagang nakita ko yung passion niya as an artist, at pinagsabay niya yon, hindi madali maging nursing student. At dun sa story na yon, napalabas, at nakita ko maraming nurse na, all over the world na nursing student ang nakarelate, dahil nga marami talagang pinagdaan ng paghihirap ang mga nursing student. So yon, natuwa ako na sa akin napunta yung role na yon. At sinabi rin sa akin ng MMK team na talagang they really had me in mind. Kaya I feel so grateful na sa akin nila yung role na yon. Kasi syempre, gusto ko rin, in a way, bigyan ng tribute yung tatay ko. Yes. Dahil siya ang isa sa mga pinaka magaling na rapper dito sa bansa. True, agree naman tayo siya. And masasabi natin na that was one of your most memorable roles. Kasi up to now, nakikita namin sa chat na kumbaga, oh my God, sana kasi trending to nung sa MMK ni Maxine, ganyan. Yes. May pressure ba, in a way? Wala ko talaga. Lahat naman ng roles na ginagawa ko, lahat ng shows, palaging may pressure yan, hindi mo maiiwasan. But ang ginagawa ko is, I don't want to think about it. I don't want to think about the pressure kasi I think na pag inisip mo yon, makaka-affect yun dun sa performance mo. So I think you should just go with the flow, just enjoy, just have fun, and just play with the character. Ako parang natutuwa ako na coming from Alex sa Doble Cara na napakasama. Na pinagbigilan, nakagigil eh. Ito naman ngayon si Beth. Ano siya dito, palaban, at may pinaglalaban talaga siya. So, at nasa tama. At nasa tama. Unlike si Alex na talagang, girl, hindi tama, wala ka ng ano. So, I like playing all kinds of different roles. I don't want to be boxed in a certain, in one type of character lang. I like to really, ano, play around and do different characters para din ma-practice ko yung iba't ibang klaseng roles. So, yun. Meron bang kumbaga nangyaring preparasyon on your part? Kasi since this is your first ipaglaban, alam mo naman, pag ipaglaban mo, mabibigat. Yes. Tapos talaga tinutukan ng mga nakararami. Uh-huh. So, ano yung ginawa mo paghanda? Well, actually, natutuwa ako na when they asked me to do this, I just finished watching Orange is the New Black. Ah, yes. And that show has a lot of lesbians, iba't ibang klaseng tomboy. So I think nagkataon na after ko manood ng show na yon, biglang na-offer sa akin itong role ni Beth,
sumakto lang. Mm-hmm. So I think a preparation, ang one kind of preparation that I do is, yun, I watch different types of shows. Kung meron man akong gagampanan na role, maghahanap ako kung anong klaseng character yung malapit dun sa role na yun. At manunod ako, pero at the same time, I don't want to copy exactly that. Kumbaga, inspiration lang yun. Mm-hmm. Dapat inspiration lang siya. Kasi gusto ko, atake ko pa rin. And kung paano ko siya gagawin. So, yun. Meron bang specific scene dito na talagang na-challenge ka? Specific scene? Well, alam naman natin na sa ipaglaban mo, maraming mga, ano ba, how do you say, gory yes, na mga eksena. And I guess that was a challenging scene for me because it took me by surprise. Talagang nagulat ako. But I like it because all the more naging organic, yeah, naging natural yung kinalabasan ng eksena. And what else? Ah, challenging for me actually is how to keep how to behave and how to move. Yung ano, consistent. Like, consistency. Yes. How to keep that, ano. Mm-hmm. Kasi, minsan nahuhuli ko yung sarili. I'm a very girly girl. And, although very, ano ako, kalog, but at the same time, when it comes to femininity, mm-hmm, I love putting on makeup, dressing up, looking like a girl. So, yun yung challenging for me, how to be consistent in, ano, acting and moving like a yeah, very tomboyish way. So, yon, minsan nahuhuli ko lang yung sarili ko na, but the director, si Direk Lian, he was very, very, very helpful. Talagang pinakita niya sa akin kung ano yung gusto niya mangyari. And of course, my co-actors, napaka-husay nila and napaka-galing. So, yun lang. Parang naging challenging lang for me to keep the consistency of the tomboy act. Ano yung masasabi mong lesson na pinakamatututunan ng mga viewers dito after watching your Ipaglaban Mo episode? Ang pinakamatututunan nila is how to stand up for what you believe in. Stand up for your right. Mm. Kasi lahat tayo may karapatan. It doesn't matter if you're tomboy, bakla, lalaki, babae. Lahat po tayo may karapatan. At dapat nating ipaglaban yun. Kasi hindi pwedeng, like si Beth, hindi porket tomboy siya, dapat pumayag siyang magpaapak dahil lang hindi siya katulad ng iba, mm-hmm, na parang naiiba siya. Right. Hindi dapat, I mean, lahat tayo tao, lahat tayo pinanganak dito sa mundong to ng may karapatan at dapat natin ipaglaban yun hanggang sa huli. At yun, matututunan nila hindi lang yung para sa pagiging tomboy, bakla, or human rights, but also, they will learn something about domestic violence na hindi tama. Hindi talaga tama na may nananakit sa atin physically. If ever man may nangyari sa inyong ganun, dapat po talaga ay magsalita tayo. We have to speak up for ourselves. If not, sinong gagawa nun para sa atin, diba? So, yun lang. And I really hope na, I'm so happy na ABS-CBN is doing a lot of shows in relation to the LGBT community. And, you know, ABS-CBN has a wide audience. So, thank you so much Ipaglaban Mo at ginawa nila itong story na to. Dahil, yes, for me, Ipaglaban Mo, even if hindi nabibigyan ng hustisya in real life, mm-hmm, at least man lang dito sa show na to, nabibigyan ng boses ang mga biktima kasi kawawa po talaga sila. At yun, natutuwa ako na binibigyan ng boses ng Ipaglaban Mo ang LGBT community dahil 2017 na po, hindi na po pwedeng, alam mo yun, true, na lahat tayo ay, nako, ano ba yan? Lesbian lovers or gay lovers. I mean, times are changing and we have to learn how to adapt. We have to learn how to accept ang ating mga fellow kapamilya. It doesn't matter kung ano man sila. Dapat mahalin po natin sila ng equally. So, tama yan. Yes. Maxine, why don't you invite everyone to watch and support Ipaglaban Mo? Yun, mga kapamilya, please, manood po tayong lahat at supportahan po natin ang hashtag IamSuspecha. Sa Sabado na po yan, 3 p.m. pagkatapos ng It's Showtime. Pinagbibidahan po namin ni Alessandra De Rossi. At ako po, Maxine Magalon, ang kasama si na Bernard Palanca at Ana Capri sa direksyon ni Lian Suiza at sa panulat ni Maribel Ilag. At tandaan, kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Yan, na-mention nga namin kanina na first time dito ni Maxine, so lulubos oh na namin. Should I be scared? Yes, iban! So, sa pagbabalik po natin, ito na, ang mga challenges na ipagagawa natin kay Maxine. Abangan niyo yan, guys. Dito lamang po yan sa Kapamilya Chat. Nagbabalik po tayo dito sa Kapamilya Chat. Kasama pa rin natin si Maxine. Yes! Woo! Oo, before namin simulan yung mga challenges,
challenges na ipagagawa kay Maxine. Tatanungin lang muna namin si Maxine. Kaya ako sinabi kanina, trending girl. Kasi nung naglabas kami ng gallery ni Maxine, ng super sexy photos ni Maxine, wow, from her IG, it got around like 7 million page views. Grabe, so, I didn't know that. Sa abscbn.com and of course, sa Facebook na ABS-CBN, sa ABS-CBN Network, it got around like 5 million reach, like 200,000 likes. Wow. Ang dami. So what can you say about that? Parang yung mga tao talagang anything na nilalabas namin ng Maxine, tinitignan nila, excited sila. Oh, talaga, wow. Nakakatuwa naman marinig yun. Thank you. Thank you so much sa lahat ng mga naka-appreciate. Actually, yung mga stuff na sinishare ko sa Instagram, it's just really, wala lang, ano, I mean, some just the things that I really wanna share. As in, totoo po yun. Sincere po yung bawat pag-share ko sa mga photos ko sa Instagram. At yun, yung nag-share ako ng mga bikini photos before, naisip ko lang parang I really na-enjoy ko po kasi talaga yung mag-beach. Back when I was ano kasi, a teenager or 15, 16, 17, hindi po ako nakakapuntang beach kasi I was working at that time. So my first time in Boracay, you wouldn't believe, I was already 23. Really? Yes, yeah, so I never thought that I would enjoy the beach that much. So I felt that I really suddenly fell in love with the beach and I found myself to be a beach person. So that's why madalas akong mag-share when I'm on the beach and I madalas akong mag-share ng mga sorry, ng mga pictures ko doon. Kaya yun, and na-enjoy ko lang talaga siya. Kaya natutuwa ako na na-appreciate din ko. What can you say sa mga comments? Kasi nag-scroll kami ng comments sa online and then they are saying na parang na-inspire sila dun sa mga photos mo to work out more, to eat right more, para ma-achieve nila yung bikini body mo. Wow, actually, sa lahat ng mga na-inspire at gusto mag-workout, kasama niyo ako, gusto ko rin mag-workout more. Kasi actually, I would, one of my goals for this 2017, alam ko nasa fourth month pa lang tayo, but it's never too late. Ako, I would really want to focus more on my health and my fitness. Ngayon, 30 na ako. Gusto ko talaga... 30 ka na ba? Yes! Talaga, gusto ko maging... I mean, it's not enough na mapayat or... It's definitely ano important to watch out sa health natin, lalo na as we grow older. Kasi nasa huli ang pagsisisi kapag kunyari later on in life, tsaka mo lang ma-realize. So habang maaga pa, dapat agapan na natin and we should be more healthy. So ako, goal ko yan this 2017 to be more fit. Lalo na si Rocky, my fiance, he loves to work out kasi halos everyday. Since he was 18, nag-work out na siya. So never na yun nawala sa sistema niya. He made it a part of his lifestyle, so I want to do that rin for myself. Yun, gift ko rin sa sarili ko for this year, for my birthday this year. To be more fit and to be more active. Aabangan natin yan. Yes. Aabangan natin mga moves ni Maxine. Excited na kami. Yes. Eto na, for your first challenge, alam mo, hindi naman tayo bago dito. This is called the Fast Talk. Though, kasi dito sa Kapamilya Chat, meron tayo ibang version. Okay. So talagang mabilisan. Ito yung iba nagugulat sa mga ano namin dito tanong. Okay. So, okay. Ito na. Nakatakot. In 3, 2, 1, and boxers or briefs? Pwede yung boxer brief? Alam mo yun? Yung combination of both. Yeah, yeah. That's what I like. Lace or silk? Oh, lace. Front or back? Back. Chubby or thin? Thin. Hot or cold? Hot. Hard or soft? Hard. Wet or dry? Wet. Clean or dirty? Clean. Under or over? Over. Lights on or lights off? Pwedeng nakadim yung light? Dim! Rapid or gentle? A mix of both then, pwede. Before or after? After. Dove or parrot? Dove. In or out? In. And last, bubblegum or lollipop? Lollipop. Alam mo, alam mo natin si Maxine sa kanyang first challenge dito. Ito na first, parang ang hirap na. Ito naman tinatawag natin, would you rather? Okay. So, medyo mga weird situation to na kailangan mong mamili. Okay. Hindi ka pwede hindi mamili. Oh, so, ito first. Would you rather kiss in public for 2 minutes or be
together naked in private, but no kissing. Ah. Siguro ano, naked and private. But no kissing. But no kissing. For 2 minutes lang naman, yes, diba? Yes, 2 minutes. Parang actually okay nga yun eh, kasi parang intimate kayo and you're like, if you can be naked with someone na walang nangyayari, it's like, para kayong talagang open sa isa't isa and para kayong nag-share ng special bond. So, in fairness. Yeah. Next, would you rather eat something spicy for a minute, okay, or eat sweets non-stop for a day? Oh no, eat something spicy forever. For I love spicy food. But I also love sweets, pero kung pakain ako ng sweets for one whole full day. Girl! No, mas lalo akong magiging wala sa TV. Next, would you rather kiss someone you don't know, okay, or kiss your best friend's boyfriend? Kiss someone I don't know. Because, nagagawa naman namin talaga yan, yes, as part of our job. Like, sometimes, nagkaroon ako na experience in the past na kakakilala ko lang on the set, nag-kiss na kaagad. So, I guess it's part of our job. But to hurt your best friend, no, no way. Hands off. Next, would you rather dirty dance with a drunk boy or do body shots with your ex? Dirty dance with a drunk boy. So once it's done, it's done. Okay. Next, would you fart inside an elevator full of people, okay, or pee while someone is watching? Oh my gosh, fart na lang, no? Kung na masisihin yung iba eh. Kung gusto niyong ikaw. Tahimik ka lang, pretend ka. Pretend. Would you rather have a hickey, okay, or give a hickey? Give na lang. Give. Parang minamarkahan mo yung territory mo. That's why. Would you rather take a bubble bath with your special someone or a steam shower? Ang hirap! Parang gusto ko both! Siguro steamy shower. Steamy shower. Would you rather, eto, medyo iki to, wear someone else's underwear, okay, as in gamit siya? Oh my gosh! Or use someone else's toothbrush? Nagamit na rin. Oh my gosh! Siguro yung toothbrush na lang. Kasi parang, di ba pag ginamit naman niya with toothpaste, medyo, at least medyo malinis, I guess. Pero yung underwear na gamit na pag walang what's there. Next. Would you rather be stranded in an island alone or with the person you hate the most? Alone. Kasi parang I can be by myself naman. You know, if you know how to be by yourself, you're good. And ito usually ito yung pinakamahirap na question for some of the guests dito. Okay. The guests dito sa Kabagina Jen. Would you rather cheat and be caught or be cheated on and never be told? Be cheated on and never be told. Kasi I would never want to cheat on my partner because that's my best friend and that's the love of my life. And I could never imagine myself doing that to someone. Kaya yung mga ano, mga boys dito. Nahirapan sila. Ang sagot. Ano? Cheat. What? Cheat. Grabe. Kasi mahuhuli naman daw sila. Cheat and be caught down. Dapat wag. Hulaan mo kasi sumagot. Okay. Ito naman, booking and time. Of course, maraming sumusunod eh sa life ng Magalonas. Keeping up with the Magalonas. Pwede ganon. So ito, bookingan time, ikaw magsasabi. Bigyan okay ka namin ng adjective and you're just gonna give us a name. Mapapanood ba ito ng mga kapatid ko? Yes! Like, kunyari, if they're not coming in right nila now. Ulit to. Okay. Sorry in advance! Okay, sino pinakamatakam? Si Clara. I don't have to say. Clara and Frank, actually. Si Clara is the youngest girl and si Frank, he's the boy after me. Si, parang kahit anong kain ni Frank, walang nangyayari. He doesn't gain, but he can eat and eat and eat. Well, lucky. Yeah, sobrang lucky. Yeah. Pinakamakulit. Makulit. Sino ba? Siguro si Frank din. Or ako eh. Ako yata. Aaminin ko na yes. I think ako. In fairness. Sino pinakamainit? Ako rin eh. Sorry ah. Ako talaga eh. Ako pala. Dapat pala mag-sorry ako sa sarili ko. Hindi, ako talaga. Pinukukubay I mean, sarili yes, mo. Yes, ako talaga. Pinaka... Oo, ako may pinaka-antuke. Ako rin eh! Ano ba yan? Sorry, ako. Saka si Clara. Ako, Clara.
Tara and Arkin. Arkin is the youngest boy. So, minsan si Arkin habang nasa labas kami, nasa restaurant, natutulog na siya. Pero ako naman kasi, antukin in the sense na I can fall asleep anywhere kasi sanay sa taping, di ba? Masanda. Oo, yun. Pinakatahimik. Pinakatahimik. May ate una, si Nick rin, yung ate and kuya namin. And, sino pa ba? Yun lang, sila nalawa, yeah. Pinakamahilig mag-post sa social media. Okay, ako. Pero also si Elmo. Mahilig din si Elmo. Si Sabren, because sabi sa vlogger. So, yun, yeah. Pinakagalante. Pinakagalante. Like, generous, oh, generous, right? Si Elmo. Si Elmo. Yeah, siya. Magalante si Elmo. Kasi very, ano siya. Siya yung talaga. Oh, Max, ako na bahala. Mag-chat pa si Elmo, no? Mag-chat pa si Elmo, no? So, pag nakita niyo siya next time, ha, mapalibre kayo, gigame niya. And then, you can be Maxine. Yes! Alam mo niya. Alam mo niya. Pinaka-kuripot. Pinaka-kuripot. Si Frank. Si Frank, I would have to say. Kasi, he's very wise na naman kasi with his savings. Pinaka-makakalimutin. Si Elmo rin. Sorry ah, like we have to remind him palagi. And he's like, ha, hindi ko alam, ganyan-ganyan. Lagi siyang ganun. And, sorry, pwede pa sabihin, kahit hindi niyo pala tinatanong, palagi din siyang late. So I guess connected yun sa makakalimutin. So hindi nakalimutin na, ay, may something pala ako today. Ayun. Binuking ko din, hindi pa tinatanong. Pinaka-bully. Bully. Si Elmo rin. Binubuli niya kaming lahat. Nangaasar, mapangasar. Even the youngest one, yun yung binubuli niya palagi si Clark. Pero in a malambing way. Yeah. Like, that's his, maybe that's his way to show his affection. Sa pagbubu, pangasar niya. Sa pangasar. Eto, last. Pinaka-iyakin. Yung parang konting watch na movie, iyak. Si Sab. Very iyakin si Sab. Yeah. Kahit konting, lalo na nung bata pa kami, pag inaasar ko siya, kunyari, aasarin niya ako, maggalit siya sa akin. Pag sinabihan ko siya, iyak na yan, iyak na yan, iyak na siya kaagad. So, nag-iyakin siya. And may ate una pala. May ate una, nagkikwento lang siya, umiiyak na siya. So, iyakin ko rin. Balang pangan pa natin si Maxine sa round 1. Get ready guys for round 2 dahil marami pa tayong i-challenge kay Maxine. Dito pala sa Kapamilya Chat. And we're back dito sa Kapamilya Chat. Kasama pa rin natin si Maxine. Hello! Ayan, for our round 2 sa ating Kapamilya Chat challenges. Ito na, ang pagagawa natin kay Maxine, tinatawag natin bagong-bagong social versus di-social. Okay. Ayan. So, mabigyan ka lang namin ng mga situation na kailangan mo i-act out na paano mo gagawin ito kung ikaw ay social at hindi social. Okay. Ayan. So, the first one is, paano kumain ang isang social at hindi social? So, unahin natin yung social. Okay. Paano kumain ang social? Social. Tama ba? Yes. Effortless. Agad-agad. Tsaka dapat naka-close yung mouth, di ba? Kasi, yeah, dapat with, ano, ang hindi social, siguro, ano ko magagawin? Nakataas yung paa, tapos, o, parang si Alex sa ano, di ba? Ganon, something like that. Paano pumarty ito? Paano pumarty? Nasa bar, ganyan. Okay, ang social, paano ba? Siyempre, very classy, keeping it classy, with a drink in your hand. Woohoo! I really love the sounds here! Oh my gosh! Pag hindi naman social, paano ba? Siguro hindi ka, wala ka sa beat, sumaya, tapos, ano ba yun, hindi mo, wala. Lasing ka na, hindi mo nalang kung ano nangyayari, gano'n. Paano naman pumaralaw ng taxi ang isang social at hindi social? Kumbaga si social, hindi umabot yung driver na traffic, kailangan mag-taxi. Paano mo ipapare yung taxi? Siguro pag social, ganito. Hello, Kuya Uber? Check ka na po? Ah, sige, pababa na po ako. Thank you. Gusto ko yung nung isa. Tapos inaukit ako. Kasi syempre, pag hindi dumating yung driver, Uber. Si Uber. Dapat, yan ang nagsosyal. Ang hindi sosyal, paano ba? Siguro, nandun ka lang sa street, tapos, taxi!
Taxi! Something like that. Hindi ka nakahanap na. On point! On point! Hindi ka sinabi. Eto, gusto na sa ng mga tao makita. Paano daw mag-post for an OOTD ang isang social at hindi social? Okay. Ang social... Pwede lang tumayo? Yes. Okay. Ang social, very... paano ba? Mga OOTD ng social, mga... Ah, sige. Gamitin na natin yung ba. Okay. Oh, yan. Oo. Oh. Mga yung parang may hinahanap ka sa baba. Ay, napalala mo. Oh. Tapos hindi nakatingin. Yung parang very candid na alam mo namang... Ay, nag-detail. Diba? Kailangan sa iba tingin. Pag hindi social, paano ba? Siguro... Wala, wala ka lang pakialam. Or naka-ganyan, naka-ano... Purpose. Something. Ganyan. At last na, paano daw magpunas ng pawis? Okay. Okay, siguro, hingin ng tissue. Sorry, di ha tissue. Thank you. And, siguro pag hindi social, something like, kahit saan na lang. Wala na. So guys, quick lang to. Ang hihintayin nyo, madaling-madali lang. Dahil magbabalik kami agad dito sa Kapamilya Channel. Sabi ko sa inyo, madali lang, di ba guys? At ang inyong request, most of the fans are sending us messages asking Maxine to rap. Dahil na-miss nila, di ba? So ito, kinusap namin si Maxine. Pinagbigyan tayo ni Maxine. So yay! Ito na, guys. Ang hinihintayin nyo. Acapella, para mas maintindihan. Yes! Okay. Take it away, Maxine. Go! Nang ma-inlove ako sa'yo, kala ko pag-ibig mo ay tunay ngunit, de joke lang, joke lang, joke lang. Stupid love yun, stupid love. Pero ano lang, trivia lang, memorize ko yun ever since. Talaga, oh, one of the things na gusto kong i-rap yung kantang yun. But for you guys today, ang i-rap ko, okay, sige. Three stars in the sun and one sky so high. I live and die will I for my motherland. This is the price of this earth. No purse is worth the price of this earth. Can we rise? Can we all? Hell no. Or should we all just take the fall? Bless the man if his heart and his land are one. Three stars in the sun. Yeah. Oh. I think that's the first time I've ever rapped that. Thus, dito sa Kapamilya Challenge. Or sana marami pang guesting dito si Maxine. Sana. At ngayon, alam ko na kung ano yung mga challenges ninyo. So, susunod, I will be more prepared. Sabi niya, hindi ko siya prepared. Oh, hindi mo siya prepared. Yan ang nagawa niya lahat. Gagalingan ko ba? Gagalingan ko ba? And guys, kasi may mga nagtatanong dito kung paano mapapanood yung mga ibang parts ng chat ni Maxine kasi hindi nila napanood. Abangan niyo yun guys dahil i-upload natin yan. I-cut natin yung videos into parts sa www.abs-cbn.com. And of course, ipopromote natin yan sa ating official Facebook account, ang facebook.com/abs-cbn-network. So guys, huwag kayong mag-alala. Kasi iba mga kakalogon lang sa ibang bansa ganyan. So, you can watch it all over. Dapat sa susunod magkasama kami ni Elmo. Para kung yes! Yes! In front yes of all of you. At magpapapisa. At magpapali. Yes! 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 Si Maxine na bahala sa ating kapatid natin. Thank you so much once again, Maxine. Why don't you invite everyone to watch Ipaglaban? Yes, thank you so much. Please, manood po tayong lahat at supportahan po natin ang hashtag I am Suspecha. Bukas na yan, Sabado, 3 p.m. after it's showtime. Marami po kayo matututunan dito. And of course, gawin po natin ito para sa lahat ng mga kapamilya natin na sadly, nagkaroon ng mga mahihirap na pinagdaanan sa buhay. Pakita natin sa kanila na hindi sila nag-iisa. So please, panoorin niyo po ang hashtag I am Suspecha. Kasama ko po dito si Ms. Alessandra De Rossi, Brian Palangkat, Ana Caprisa, direksyon ni Direk Lian Suiza, at sa panulat ni Maribel Ilag. Tandaan kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Thank you, Maxine! Thank you! And of course, maraming salamat po sa ating mga kapamilya na nag-online from all over the world. Thank you guys for joining us today. Thank you so much! Mwah, mwah, mwah.